ultimate purpose for becoming our Savior is so that we will be forgiven from our sins. Tonight, Lord Jesus, we are here, and probably some of us, if not most of us, are wanting salvation from something else, but maybe salvation from other than sin. And Lord, you've reminded us tonight that your Father sent you, gave you a name that means Savior, so that our sins may be dealt with. While we are thankful that we are celebrating bounties tonight, while we are thankful that there will be gifts given and gifts received, mga malalakas ng loob. Ba yung camera man, itago mo na? Hi, Kim! Bye! Oh my God! Oh my God!
nanay, tatay, si tatay Leo Bihildo, si nanay Lorenza. Tignan nyo guys, March 13 si nanay unang namatay, then si tatay ko is May 8, so magkasunod lang talaga sila. Hi ate. Ay nanay, tatay, nandito na ako. Hi guys! Nandito kami yon sa Ever Memorial Garden kung saan po nilibing ang aking mga magulang last year. Guys, sila nanay tatay po magkasunod po nawala last year, and that is one of my lowest time. Pinaka lowest time, saddest time ng buhay ko, na sobrang sakit na nandun po ako sa ibang bansa, sa Israel. Nag-aalaga ng ibang tao pero hindi ko po naalaga ng aking mga magulang. And that is one of the sacrifices kapag isa kang OFW. Kasi lalo na po sa sitwasyon ng trabaho ko, hindi agad-agad ikaw makakauwi. Lalo na po, it's not only about money, it's also about my employer, kasi hindi sila talaga pumapayag agad kahit na ganitong sitwasyon. But anyway, lahat yan kinaya ko sa tulong ng Panginoon, and nagpapasalamat din ako na ano man yung mga nangyari sa amin, we know Lord, we know na meron pong ano yun, meron pong reason. Masakit lang kasi kasi dumating yung mga ganong pagkakataon, nag-iisa lang ako sa Israel, diba? Na taon na sa amin po magkakapatid, napunta sa akin yung financial. So, ako kailangan mag-try. And yung mga kapatid ko po, yung nandito sa Pilipinas, no, para palagaan ang aking mga magulang. Pero, lahat po naman yan is nakapag-move on na ako. Ang mahalaga po is kung ano yung ngayon. Kasi kung ano yung mga nangyari, sa akin ng mga nakaraang panahon, it's part of my journey, it's part of my life, na sa buhay talaga ng tao, may mga trials na hinaharap tayo na dapat natin talagang kayanin. Binibigay ni Lord ang lahat ng problema, ang lahat ng mga pagsubok, dahil alam niya na kaya natin. Mabuti ang Panginoon, dahil talagang yung sobrang kalungkutan na nararamdaman ko, nararamdaman ko rin yung pagyakap ng Panginoon. Hindi niya ako pinabayaan, no matter what. And now it's my new journey. Nandito na ako ngayon sa Pilipinas. So, kung ano yung dapat kong gawin, yun ang gagawin ko. Mag-umpisa ako ngayon. New chapter. So, I'm start na sa pag-uwi ko rito, it's back to zero ako sa pag-iing global. But I believe I can do it through sa tulong ng Panginoon, through help of God. Hindi niya ako pababayaan. At andito naman yung ate ko, kasama ko sa grupo ko. At I believe we can do it. At alam ko na mapapalago namin yung aming grupo. So guys, thank you again. Ito yung vlog ko for the Christmas and New Year. And I hope na kahit papaano, nakapag-inspire ako sa inyo, nakapag-motivate ako sa inyo. So this is Belle Almasar again, saying to you that you
you are special, guys. We are special. We are unique. We are blessed because we are a blessings to others. God bless you all, guys.